Ang Balita Pilipinas sa Nagdaang Linggo. Lalaking binaril at nalinig na hukay sa Pangasinan. Nakitang bangkay ng lalaki na kilalang si Carlito Ulola. Bagong school year pero mga eskwelahan siksikan pa rin. Maaayos ang problema sa mga susunod na araw. At kayakers nagpadel para sa isang layunin. Ipanawagan sa publiko at pangalagaan ang mga karagatan. Araw-araw na balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang Balitang Pambansa. Ito ang Balita Pilipinas ngayon. Kahit rainy season, hindi kailangang isacrifice ang fashion. Atid ni Good News Girl Bea ang mga swak suotin para kontrahin ang langit na madilim. Ang mga summer outfit na presko sa katawan, hindi na swak na yung papasok na ang tag-ulan. Pero ang good news, maski rainy, pwede pa rin maging happy. Pero mas may enjoy ang ulan sa pamamagitan ng stylish solution. Kapag masungit ang panahon, pwede pa rabawiin sa tamang rainy day outfit. At lamang yung summer outfits at oras na para ilabas ang mga damit pang ulan. Pero syempre, hindi namin kayo pababayaan dahil sagot namin ang mga tips para maging in ang inyong style ngayong rainy season. Sa tulong ni Kuya Bernard Escalona ng Fashion Institute of the Philippines, bibigyan natin ng fashion tips for the rainy season ang mag-iinang si Mami Ana, Franz, at Trisha. Bago bumili ng outfit, suriin muna ang mga available niyong damit. Take note lang na hindi porket long sleeves in na pagtag-ulan. Hindi naman kasi kalamigan dito sa atin. Pero remember na ang susuotin dapat bagay hindi lang sa katawan, kundi pati na rin sa edad. Para sa mga mommies, this rainy season, mas maganda sa kanila yung mga loose clothes kasi masyado silang active sa kanilang daily activities. To complement that, dapat maglagay sila rin ng jacket, which is cardigan, or anything that is knitwear kasi mas comfortable sa kanya at mas makakagalaw sila sa kanilang daily activities. Imbes na magsuot ng mabibigat na jeans, recommended ang leggings. Madali kasing gumalaw pag suot nito at hindi hamak na mas madaling matuyo kumpara sa maong. Sa mga teens, this season, mas maganda sa kanila ng mag-graphic prints like checkers or polka dots or kahit anong vibrant or maraming prints sa kanilang coats. Kasi this age sa kanila, gusto nila may identity sila, may personal style. Ang colorful leggings. Pwede rin magsuot ng colorful scarf para mabalance ang gloomy mood tuwing umuulan. For the kids, this rainy season, mas maganda yung exchange. Like, kung gusto niyang pink, then let her be. Lahat pink. Kasi they can get away with it. It's fun. Saka, mas active silang magiging pinyan. Kapag magsusuot ng skirt, siguraduhin above the ankle ang hemline para hindi ito madaling maputikan. Pero kung feel nyo i-update ang inyong rainy day wardrobe, tara na at mag-shopping ng hindi nabubutas ang bulsa. Silipin natin kung ano ang meron sa divisoria. Ang knitted cardigan na may iba't ibang colors, nagkakahalaga lang ng 150 to 200 pesos. For a more feminine look, swak ang lace cardigan for 230 to 250 pesos. At ang ruffled cardigan for just 250 to 280 pesos. Ang pagiging fashionable dapat from head to toe. Kasi hilip din namin ang patok na footwear, gaya ng slippers na may sari-sari mga strap. $150. Siguraduhin gaganahan kayo maglakwatsa maski umuulan. Kung ayaw niyo namang malamigan ang inyong mga paa, heto ang stylish boots na nagkakahalaga ng 400 to 700 pesos. Hindi naman kailangan gumastos ng malaki to look good this rainy season. With our tips, you'll never be out of style. Sa pagpili ng outfit, mahalagang i-consider hindi lang ang look nito. Laging tandaan na dapat ang mga ito ay laging napapanahon, comfortable at higit sa lahat, up
affordable. Be updated sa good news. Sundan po kami sa Twitter sa username GoodNewsTV11 at sa aming fanpage sa facebook.com/GoodNewsGMA. Pwede niyo ring mapanood